So, what's up guys? For this video naman, ay isi-share ko sa inyo kung magkano naman yung nagastos namin sa Hong Kong. From preparation hanggang sa nandun na kami, hanggang sa kami ay makabalik dito sa Manila. Again, ito ay base sa aming own experience, sa aming own itinerary. At kina-clarify ko lang sa inyo na ang aming travel sa Hong Kong ay DIY or do it yourself. Kami po ang nag-prepare ng lahat ng aming mga bookings. Kami ang gumawa at hindi po kami gumamit ng travel and tours. Itong i-share ko sa inyo ay para magkaroon kayo ng idea para if you are planning to go to Hong Kong with your family, kagaya ko, apat po kami, mabibigyan ko kayo ng idea kung magkano yung magagastos nyo. Unang-una, yung mga bookings po natin. Yung amin pong airfare na nakuha namin sa AirAsia ay nagkakahalaga ng 30,936. Kuha lamang po ako ng 20kg na baggage sa return flight namin. While yung papunta po sa Hong Kong ay ni-utilize lamang po namin yung free na 7kg for each passenger. So kami po ng family ko ay naka-backpack lang. And then sa pauwi, dun po namin ginamit yung 20kg para dun sa mga pinamili namin. So that is 30,936. AirAsia po yan. Hindi po kami nakatipid kasi nga peak season na. Summer na, and then 1 week lamang po kami nag-prepare. Pero kung makakapag-prepare kayo ng months ahead or a year ahead, mas makakapili po kayo ng mga murang mga flight ticket, lalo na po sa Cebu Pacific. Magiging po nagsisale yan. And then, number 2, travel tax po. Nagbayad po kami ng travel tax sa NAIA. 1,620 po ang isa sa adult. Mga bata, alam ko, mas mababa ng konti. So since lahat naman kami sa family ko ay adult, 1,620 times 4, 6,480 po ang binayaran naming travel tax sa NAIA. And then, number 3 po, hotel accommodation. Ito po yung nabook ko through Agoda. Ang halaga po ng hotel accommodation na nakuha ko for 5 days and 4 nights ay 12,572. Ito naman po, ay doon ko na binayaran pagdating ng Hong Kong. And then, yun nga po, nag-book din po ako ng pocket wifi. For 5 days, ito po ay good for Hong Kong and Macau. Ito naman po ay nagkakahalaga ng 1,720. Ang kagandahan po dito sa pocket wifi, napakabilis po ng wifi nila dun sa Hong Kong. As in talagang instant, hindi kagaya dito sa atin. Walang lag at saka napakatagal pong malobat. From morning hanggang gabi, hindi pa siya nalolobat. And next po na binook ko through Klook.com din is yung aming Octopus card. Ito po, very important to. Gaya nung nasabi ko dun sa previous vlog ko, ito kasi magsisilbing pamasahe nyo sa mga bus, trains, pambili nyo sa 7-Eleven, pambili sa mga ibang restaurant na mostly naman ng mga resto dun ay tumatanggap ng Octopus card. Ito pong Octopus card na to na nakakahalaga ng 7,420 ay kaya po medyo mahal kasi preloaded na po siya ng 50 Hong Kong dollars each. And then pagdating po namin doon is pinaloadan namin ng tag 200 pa. And then after 2 days pinaloadan po namin ng tag 50 Hong Kong dollars kasi ginamit po namin siyang pamasahe papunta ng Macau. So 7,420 converted na po ito sa peso. Then ang sunod nga po is yung amount ng booking namin sa Peak Tram at saka Sky Terrace. Ito po yung binuko din sa Klook.com for 4 ulit. Ito po ay nagkakahalaga ng 4,415. Then next po, yung Disneyland. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pinakamahal na maibubook nyo na ride attraction sa Hong Kong. For 4, ang binayaran ko po ay 18,856. Binook ko rin po ito through Klook.com. Reminder ko lang po sa inyo, yung po mga promo code na nakikita nyo, hindi po ito gumagana dito sa Hong Kong Disneyland. Doon lamang po sa iba, sa mga Octopus card, sa Peak Tram, sa Wi-Fi, magagamit nyo po yung mga promo code. Pero sa Disneyland po, hindi. And then, isa pa po sa binoko, yung Ocean Park. For 4, ito naman po ay nagkakahalaga ng 11,212. Binoko din po ito sa Klook.com. So, ayun, ito po yung mga bookings na nagawa ko bago pa po kami umalis ng Pilipinas. Next naman po, ito na po yung meals naman. Dito naman po sa meals ay pinagsama-sama ko rin para meron kayong idea kung magkano lahat yung kinain namin sa loob ng 5 araw doon sa Hong Kong. So, day 1 po. Mula po sa Terminal 3 ng NAIA, since ang aming pong flight ay umaga,
So, pagdating doon, kami ay nag-breakfast. So, ang breakfast namin ay 1,020 pesos. So, pagdating niyo po kasi ng Terminal 3, ang alam ko ay dalawa or tatlo lang ang pamimilian niyo na pwedeng kainan. And then, pagsakay po namin ng eroplano, since inabutan na rin kami ng tanghalian doon, ay nag-order kami ng food sa airplane. So, it cost us 820. So, that is tatlong set meal na may rice, may ulam, and then isang sandwich po. And then, pagdating po namin ng Hong Kong, since medyo busog pa naman kami, dumiretso na agad kami dun sa Peak Tram, sa Sky Terrace. And then, after namin mag-Sky Terrace, ay nagkape po kami. And then, nakagastos po kami dun ng 180 Hong Kong dollars. So, in peso, that is 1,200 po. Conversion po na ginawa ko dito is times 7 na lang. Kasi doon naman po lumalaro talaga yung conversion ng peso to Hong Kong dollar. Nasa 7 or 7 point something. Nung gabi naman po, ito po yung unang dinner namin doon sa Hong Kong. Kumain kami sa isang Chinese restaurant. Ito po ay nakakahalaga ng 316 Hong Kong dollars. So sa peso po, ito ay 2,100 pesos. And then, after po naming mag-dinner, may katabing 7-Eleven, bumili kami ng mga snacks at saka ng mga refreshments. Nakagastos po kami ng 42 Hong Kong dollars. So that is 294 pesos. So all in all po, yung aming day 1 na food ay 5,434 pesos po yon, day 1. And then day 2 na po, ito na po yung pumunta kami ng Hong Kong Disneyland. Sa pagdating po namin ng Disneyland, nag-breakfast po kami. Ang halaga po ng breakfast namin is 185 Hong Kong dollars. So sa peso po, yun ay 1,295. And then, after po noon, nag-lunch din po kami sa Disneyland. Medyo may kamahalan po yung lunch dito. Yun po ang pagkakamali ko kasi hindi ko na isama nung ako ay nag-book ng ticket through Klook. Dapat po ay isinama ko na yung meal kasi mas malaki daw po palang matitipid ko, sabi ni Sir Mig Jimenez. Which is tama naman talaga siya. Akala ko kasi pag sinama ko yung meal, mas mapapamahal pa ako kasi namamahalan na nga ako doon sa ticket kasi nga almost 19,000 na siya. So, yung lunch namin doon sa Disneyland is 607 Hong Kong dollars. So, sa peso, 4,249. So, biruin nyo. Apat na set meal, 4,249 na kaagad. And then, after that, nag-snacks kami sa Disneyland. So, sa pagkakatanda ko, ice cream to at saka popcorn, 105 Hong Kong dollars. So, that is 700 pesos naman. And after po noon, pag-uwi namin, nag-dinner kami, tinry namin yung tusok-tusok, yung parang street food sa Hong Kong. Ang halaga po noon ay 140 Hong Kong dollars, so that is 980 pesos. And then, bumili kami ng mga snacks ulit at refreshment sa 7-Eleven, that is 42 Hong Kong dollars, so 294 pesos po. So sa day 2 po, ang total na aming food ay 7,518. So day 3 na po. Ito pong day 3, ito naman po yung pumunta kami ng Macau. So, yung breakfast, wala po itong breakfast kasi ang ginawang breakfast namin is yung nabili namin sa 7-Eleven the night before. So, pagdating namin ng Macau, nag-lunch na lang po kami sa Venetian Mall. So, parang food court po siya, mga Chinese food din mostly. Ang nakain po namin ng lunch is 340 Hong Kong dollars. Tumatanggap po ng Hong Kong dollars sa Macau. Ang halaga po niya sa peso is 2,380. Ang dinner naman po namin, nakabalik na kami ng Hong Kong, 240 Hong Kong dollars, 1,680 pesos po yan. And then again, snacks po sa 7-Eleven, 100 Hong Kong dollars, so 700 pesos. Day 3 po namin, ang total ng aming meals ay 4,760. So ito naman po, day 4 naman po, ito po yung pumunta kami ng Ocean Park. So again, walang breakfast kasi nag-breakfast na kami sa hotel. Ang amin pong lunch doon ay 280 Hong Kong dollars, so 1,000 pesos po yon. And then, pag-uwi po namin nung gabi, nag-dinner kami sa Jollibee. Meron pong Jollibee sa Hong Kong, 172 Hong Kong dollars po yon. So that is 1,204 pesos po. Ang total po nung day 4 namin na meal, 2,204 lang. Medyo matipid po yung day 4 namin. The following day po, yung day 5, ito na po yung pauwi na kami, pabalik ng Manila. So, sobrang aga po kami umalis, mga
alas 6 ng umaga, umalis na po kami ng hotel sa Hong Kong Airport. Medyo matagal yung waiting namin. So, doon na kami nag-brunch. Ang aming kinain ay 257 Hong Kong dollars. So, that is 1,800 pesos. So, overall po, yung aming 5 days na meal ay nagkakahalaga ng 21,717 sa pesos na po yun. And then, ito naman po, yung pong sa mga pasalubong at saka souvenir. Ito naman po yung amount para may idea din kayo. Sa mga chocolates po, meron po kaming binilan doon yung Best Mart 360 kasi yun po yung recommended. Mura po yung mga chocolates doon. Yung halaga po nung napamili namin ay 800 Hong Kong dollars. So that is 5,600 pesos. Sa Macau naman po, namili din kami ng mga konting mga food na makikita nyo doon sa vlog ko previously. Nakagastos naman po kami doon ng 600 Hong Kong dollars. So that is 4,200 pesos. And dito naman sa souvenirs, konti lang naman po ito. Namili po kami sa Mongkok, sa Ladies Market, yung pwede kayong tumawad ng kalahati. 250 Hong Kong dollars naman po. That is 1,750 pesos. Para may idea kayo kung magkano. Mura po yung chocolates doon. Best Mart 360. And so, inihiwalay ko lamang po dito sa, isishare ko sa inyo, yung bus fare around Macau. Kasi dito po sa bus fare, cash po ito binabayaran, hindi po tinatanggap yung Octopus card. So sa bus po, sa pag-ikot-ikot sa Macau, nakagastos kami ng 96 Hong Kong dollars. That is 672 pesos. Yes, tumatanggap po sila ng Hong Kong dollars na pambayad sa bus in cash. Kaya lang dapat exact fare. Lahat po ng mga biyahe sa bus ay 6 pataka ang pamasahe. Malayo o malapit, 6 pataka. Pataka po yung currency sa Macau. Pag-uwi na po namin ng Manila, nagbayad po ako sa parking. Nagpark po ako sa Terminal 3 multi-level parking. 5 days po 'yon. Ang naging bill ko ay 1,420. So ngayon po, ito na po yung total ng nagastos namin mula nang naiya paalis hanggang sa lumapag ulit kami sa Manila pag-uwi namin. So ang total po na aming nagastos ay 128,969. But wait, naka-refund po ako sa aking Octopus card kasi isinoli ko siya at meron pa siyang mga credits or balance na naiwan. Naka-refund pa po ako ng 528 Hong Kong dollars, which is equivalent to 3,785. So, 128,969 minus 3,785. So, ang total po na nagastos namin sa Hong Kong ay 125,184. Hindi ko po isinama dito yung mga miscellaneous expenses namin. Siyempre, pag magta-travel kayo, bibili kayo ng bag, bibili kayo ng sapatos na komportable, jacket, adapter, power bank. So, 3,000 lang naman yung napamili namin na sa Shopee lang kami bumili. LV, Lazada bag, yun lang naman ang binili namin. Ang nagpalaki po ng cost ng aming travel ay yung bumili kami ng DSLR camera. Kasi gusto ng mga bata ng magandang pictures. So, bumili po ako ng DSLR. 43,000 po yun. So, kung isa-sum up ko po yun, 171,184. So, yun naman po ay sa amin lang. Pero ang total po talaga ng nagastos namin doon sa Hong Kong on our 5 days and 4 nights travel, DIY po ito, do it yourself, hindi po kami nag-travel agency, ay 125,184. So, may mga magtatanong po siguro, ano po ba maire-recommend ko? DIY or travel and tours ang gagamitin? Sabi po, gaya ng sinabi ko kanina, ay first time po namin nag-travel. Wala naman po kaming idea kung paano mag-commute doon. Nagtanong lang kami at nagbasa, nanood ng mga vlog. Malaking tulong sa amin si Sir Mick Jimenez dahil siya yung sumasagot ng mga tanong namin. Kung kayo naman po ay puro adult at malalakas pa naman kayong lahat, eh mag-DIY po kayo kasi mas mamamaximize nyo po yung pasyal nyo doon. Hindi naman po nakakatakot na maligaw kasi very effective naman po yung mga road sign, yung mga sign sa mga tabway nila, hindi naman po kayo maliligaw. So pag DIY, ang kagandahan pa, kayo yung magdidikta ng oras ng punta nyo sa isang lugar. Pwede kayo magstay doon ng matagal hanggat gusto nyo. At kung gaano kadaming lugar ang gusto nyong pasyalan, at kung mayroon pa kayong mga side trip, eh walang problema dyan. Pagka naman po kasi gumamit kayo ng travel and tours, ang advantage naman po niyan, eh hindi kayo kakabahan na maligaw.
may maghihintay na sa inyo sa airport pa lang na Hong Kong, and then merong maghihintay sa labas ng hotel nyo at dadaling kayo sa mga pasyalan. Hindi na kayo mahirapan mag-commute. Kaya nga lang, ang disadvantage naman nun, sila yung magdidikta ng itinerary nyo. So, sila din na magsasabi kung ilang oras lang kayo mamamasyal sa isang lugar, and then kung anong araw kayo pupunta sa ganitong lugar. So, nasa sa inyo na po yan. Kung may kasama kayong senior or may kasama kayong baby, may stroller, gumamit po kayo ng travel and tours para less hassle. And meron din po mga nagtatanong kung pwede bang gamitin yung credit card sa pagbook ng airline, ng mga ride attractions, at saka ng hotel accommodation. Yes, definitely po yun. Pwede nyo gamitin ng credit card. Kaya lang, on my part, wala po kasi akong credit card and hindi po ako nagke-credit card. So, yung sa akin po, lahat ay binayaran ko ng cash. Yung po sa mga bookings, through GCash ko po binayaran. And then, may nagtatanong din po kung magkano yung pocket money. Depende po yan sa stay nyo sa Hong Kong. Kami nga po, 5 days, nagdala po ako ng 70,000 pesos. And then, pagdating ko po doon, napalitan ko lang po ay halagang 50,000 pesos. And then, yung 50,000 ko naman po is kumasya na. Actually, may sobra pa nga. So, yung 70 na dala ko ay sobra-sobra pa para sa amin. Hindi naman kami nagtipid kasi kung ano yung gusto naming kainin, ano yung mga gusto naming puntahan, yung mga pinamili namin is talagang kung ano yung gusto namin bilhin, binili naman namin. So, ayun guys, sana nakatulong sa inyo ang video na to. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to like, to share, and to subscribe. Thank you guys.